So hello guys, so welcome to my YouTube channel. I'm Ika'y, ang inyong lingkod na naghahatid ulit ng walang kwentang videos. So for today's videos, I just wanna share my how to edit a thumbnail using two apps. So may dalawang application po akong ginagamit sa aking thumbnail na ina-upload ko sa aking YouTube channel. So ngayon po, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa akin. Pwede rin po kayong mag-comment sa baba kung may mga gusto po kayong ipagawa sa akin. Ano? So may mga gusto pa po kayong tanong video sa akin. So comment lang kayo dyan sa baba. Then, don't forget to click the notification bell para po sa mga upcoming na videos na gagawin ko. So, huwag na natin patagal ito. Intro, pasok! So hello guys, so ito po yung dalawang apps na ginagamit ko po sa pag-i-edit ng aking mga thumbnail. So kung wala pa po kayo, download po kayo dito. Search mo lang po ang Pics. So yan po yung logo ni Pics. Na-download ko na po siya. So next po is yung Pixelab. Yan. So, yan naman po yung ating tinatawag na Pixel Lab. So, yan pong dalawang apps na yan ang ginagamit ko para makapag-edit po ako ng thumbnail. Ulit-ulit. So, punta na po tayo. Start na agad tayo. Punta sa PicsArt. After po ng PicsArt, pag nandyan ka na po, pasensya na po sa ads. Open kasi yung wifi ko. So, pindutin nyo lang po yung plus sign. Hanapin nyo po diyan yung picture na gusto nyong gamitin. So, halimbawa, eto po. Yan. Pili po kayo ng picture or yan. So, yan po. Daming ads. Hanapin nyo lang po dyan yung cutout. Person. Magre-red po ako dyan. Yan. So, save mo lang po siya. Mamaya po, yan po yung ilalagay natin sa Pixel Lab. So, save mo lang. May arrow po dito sa gilid. Save. Save picture on your device. So, okay na po yun. Balikan na po sa, done mo na lang po yun. Punta na po kayo sa Pixel Lab. So, yan sir. Yan, sir, tuloy. So, yan po. Delete muna natin to para makita nyo po kung paano mag-edit. So, pindutin nyo po dito sa gilid. Meron yan tatlong dots. Image size. So, kailangan po lagi ang image size natin. Pag magagawa po tayo ng thumbnail sa YouTube is 1,280 by 720. So, okay mo lang siya. Plus sign. Add gallery po. So, yung napili ko po kanina na PicsArt, ito yung gagamitin kong image. Pwede nyo po siyang i-crop kung gusto. Ganyan, ganyan, ganyan. Depende po sa inyo. Madali lang pong kapain to, no? Alisin muna po natin to, delete. Napaka-simple po ng application na to kung gusto nyo pong mag-edit ng thumbnail. Yan. Dahil po yung ating topic ngayon is PicsArt and PixelLab. So, gamitin ko po yung picture ni PicsArt and PixelLab. So, yan. Pwede nyo po siyang gawing bilog. Yan. Check lang po. Yan. So, pwede nyo rin siyang i-edit, palaitin, palaitin. Yan. Pwede nyo po siyang igewang-gewang. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Yan. Nabilis lang po itong gamayin, actually. Yan. Add gallery po ulit tayo. So, kailangan may mga nakasave na po kayong image para mas mabilis nyo pong makapag-edit ng thumbnail nyo po. So, ibilog ko ulit siya. Okay. Same lang po yung gagawin natin na sa pag-edit. So, ako kasi po, simple lang ako mag-edit. Di ko po masyadong tigpa para artihan. Yan. Then po, pag gusto nyo pong mag-add text, same lang po, add text.
Punta ka po dito sa baba. Meron po dito sa baba na tatlong circle, letter A. Octagon ata po to, dalawang square, and yung parang magic wand. Ito po kasi, dito nyo po kasi may edit lahat. Dito sa gitnang to. So, dahil nasa text ako, edit text, yung pencil. How to... Pumipiyok na. How to edit thumbnail using PicsArt and the Pixel Lab. How to edit thumbnail using PicsArt and Pixel Lab. So, halimbawa lang po yan, ha. Pwede nyo po siya ulit i-edit. Lagay nyo po siya dito. So, lagay ko siya dito. Yan. Para basang-basa. So, yan po. May edit mo diyan naman po. Sorry. Yan. Nakikita nyo po dyan. Tuba, position, size, padding, color. So, palitan natin yung color para kitang-kita. So, palitan ko siya ng pink. Or yan. Or black. Yan. So, okay mo lang siya. Ang opacity po, gusto mo hindi makita, gusto mo sobrang linaw, so depende po yan sa inyo. Napakadali lang pong gamitin ito. Ito sa baba po ha, lahat po yan. Kita nyo po ito nasa likod na background ko, pwede nyo siyang palitan dito. So, makikita nyo po siya dun sa saturation. Yan, saturation po. Yung magic wand. Kita nyo yung background ko, pwede ko siyang ganyanin, pwede ko siyang ganyanin. Yan. Bawa ganyan po, no? So, dito sa text po, gusto ko siyang palta ng font. Hanapin nyo lang po diyan, font. AB font. So, yan. Pili tayo ng maganda na AB font. Yan. Limbawa po yan ang trip ko. So, edit. So, sobrang laki. Palta natin ng size. Pwede siyang palta ng size po, ano? Size. Ligitan natin ng konti. Yung... Ganyan lang po kasimpleng mag-edit ng thumbnail using PicsArt and Pixel Lab. So, yan po, para po hindi na siya magalaw, kita nyo po itong magkapatong na parang papel. Click mo lang siya. Lock, 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 lock. So, pag orange na siya, ibig sabihin po, lock na siya. So, kahit po galawin nyo siya ng galawin, hindi na po siya mag-move. Ganun lang kasimple. Pwede nyo pa pong palta ng ibang design. So, ako kasi po, gusto ko lang simple. So, dun sa mga gusto pa ng kaartehan, makikita nyo naman po dito. Kasi, apakadali pong gamitin ito. Sobrang dali lang gamitin. Para din yung palitan yung background po. Dun nyo po siya makikita sa color. Yan. Palitan mo lang siya ng ano gusto nyo. Kung green, kung ano. Yan. Green ko na lang. Yung dalawang square po, dyan siya napapalitan. Ganun lang po kasimple. So, punta ka na po dito sa... Yan. Save as project, save as image. Save as image mo siya. Yan po, save to gallery. Automatic po siyang makakarating dun sa inyong gallery. So, ganun lang pong kasimple. Thank you so much po. Sa iba pa pong tutorial, mag-like lang po kayo, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. Pwede rin po kayong mag-comment ng kahit anong tutorial. Pag-aaralan ko po yan at isi-share ko po yan sa inyo. Maraming salamat!